Sa inyo. Bali, day off natin ngayon. Tingnan nyo yung labas ng Japan. Dito sa paglabas ng aming sa bintana ng aming bahay. Tingnan natin kung anong meron dito pag umaga. Bago ka uminom ng kape. Padungaw-dungaw ka dyan. Tara. Yan. Uhayo busay mas Japan. Wala kang makikita diyan kung hindi mo nasasakyan lamang. Tahimik na tahimik dito. Ayan mga kabayan. Yo, pasok na tayo dun sa loob at medyo malamig na. Sobrang lamig. So yun na nga mga kabayan, ay pasensya na kayo dito sa aking suot na pandyamang ito. Dahil napakalamig na dito sa Japan. Kaya pambabae ito ay para mainit-init yung ating gabi pagtulog. Kaya wala tayong makatabi. So ito yung ating isinuot, itong pandyamang ito para mainit-init ang lamig. Mainit-init yung gabi pala. Hindi, biro lamang sa girlfriend ko ito na pandyama. Ay baka mapanood nun, eh naku po, baka ko nung isipin. Yun na nga mga kabayan, natapos na yung pagiging technical intern trainee ko dito sa Japan. Halos 3 years yon na tiniis ko dito sa Japan. So pagkatapos noon, natapos na yon, magandang balita, makakapagbakasyon ako sa Pilipinas ng 3 months. 3 months mga kabayan, ang haba nun, diba? So paano ako pinayagan? Ano yung mga naging reason ko doon sa kumpanya at sa leader ko? Kung bakit na nila ako pinayagan? Dahil sa totoo lamang, ay magdidepende yung bakasyon mo sa leader mo at sa kumpanya kung ilang buwan yung ibibigay nila sa iyo. So pinayagan nga nila ako dahil bagong visa na yung hawak ko dito sa Japan. So samahan niyo muna ako mga kabayan na bumili doon sa convenience store ng makain ngayong umaga dahil kape lamang yung aking ilalaman sa tiyan eh. So samahan niyo ako, uubusin ko muna itong kape ko at bili na tayo doon para masabi ko na sa inyo yung mga naging dahilan ko bakit ako makaka-uwi ng Pilipinas ng 3 months. Tara, bili na tayo doon mga kabayan ng pagkain doon sa convenience store. Mga aso rin pala dito. Dami.
tayo dun eh. ないです。あ、1枚rin mga kapatid. So ito yung binili ko doon, yung Harusame. Walang to, may parang may sutanghon lang sa loob. Tapos yung one lang ito. Yung tinapay na may palamang itlog at saka bacon. Mga kabayan, natapos na yung aking pagkain, nailigpit ko na rin. So ito yung hawak ko ngayong visa. Ito yung bagong visa na hawak ko, SSW. Pang 5 taon na ito mga kabayan. So ito yung mga naging dahilan ko. Ito yung mga naging reason ko doon sa pagkapagpaalam ko sa 3 months bakasyon ko sa Pilipinas. So yung sinabi ko sa leader ko ay sinabi ko na kailangan kong umuwi sa loob ng 3 months dahil kailangan ko nang magpakasal. Iyon yung sinabi ko, magpakasal. Abay, baka naman sabihin mo ikaw magpapakasal at tapos hindi ka naman magpapakasal ay patay tayo dyan. So yun sa akin ay totoo talaga. Dahil baka hanapan nila yung papel o yung katibayan, yung marriage certificate kung talaga nagpakasal ako. Yun yung titingnan nila sa akin pag dating ko, pagbalik ko dito sa Japan. Sabihin mo yon kung totoo, baka naman sabihin mo yung magpapakasal ka tapos ni pusa at ni aso'y wala ka naman palang papakasalan, ay patay ka dyan. Dahil natanda na rin tayo, eh, kailangan ko na yon, kailangan na rin natin. So, so tapos yung sinabi ko pa sa kanila, dahil nga alam ko rin naman, hindi naman sa pagyayabang ito, yung sinabi ko sa kanila, hindi ako nagmamataas. Yung sinabi ko talaga sa leader ko ay, kung hindi ako mapapayagan, kung hindi pwede magbakasyon ng, sa loob, sa, ng 3 months sa Pilipinas, ay wala na akong choice. Wala akong choice kung hindi tapusin na lamang yung 1 year ko dito hanggang August at uuwi na ako ng Pilipinas at hindi na ako babalik. Magre-resign na ako. Yun yung sinabi ko. So yung leader ko naman ay halos kabiruan ko at alam din niya kung paano tumarbaho kaming mga Pilipino. Kami na rin yung pinakamatagal sa kumpanya naming iyon sa mga dayuhan dito. Pero may mas matagal pa sa amin yung mga Hapon, yung matagal na. Pero yung ibang lahi ay kami na, kaming 10 ng Pilipino ang pinakamatagal doon sa kumpanyang iyon. Kaya minsan siguro o lagi, ay sa amin na rin nagdidepende yung Hapon, yung leader namin, kung anong oras ba malilinis yung makina, anong oras ba matatapos at anong oras mauubos yung mga karne. Doon itinatanong sa amin. Kaya sa tingin ko noong bago ko ipaalam yon ay hindi talaga sila papayag na mawala kami dahil yun niya. Pero kung sinabi naman nila na sige uwi ka na lang, ay handa rin naman ako na umuwi at hindi na bumalik. Handa rin naman ako. Hindi naman sa pagyayabang mga kabayan. So yun nga, yun ang gusto kong i-share sa inyo sa mga gustong magbakasyon pa uwi ng Pilipinas kung mahaba-haba. Ay yun yung isa nyong reason, yung magpakasal.
At dahil yung mga hapon naman ay sa pagtungkol sa pamilya, ay agad-agad ay sila ay pumapayag. Lalo't noong una pa rin, isang taon ko pa lamang dito ay nakauwi rin ako sa Pilipinas noong hindi maganda yung nangyayari. Sana naman eh wala nang masamang mangyari. Yung dating sumabog sa Bulkantal, madali lang din ako nakauwi. Pero kahit hindi na ako umuwi, basta walang masamang mangyayari sa Pilipinas. Laging swerte kahit dito na lang ako sa Japan. Yun, hindi ko naman sinabi may mangyari para lang makauwi. Unay Diyos ay sana'y laging swerte para laging matupad at makamit ko yung mga minimiti at pinapangarap ko. Yun mga kabayan. So yun nga mga kabayan, yun yung isang dahilan, isang matinding reason para payagan ka na magbakasyon pa uwi sa Pilipinas ng 3 buwan. Dahil talagang iyang mga hapo naman ay, para, ay tao din, may puso din yan, nakakaramdam at naaawa rin. Kaya papayagan kanila, basta't sinasabi ko sa iyo kabayan, iyang hapon ay first impression. Pag nakita kanyang masipag, maayos kang tumarbaho, ay hanggang huli na yan. So sasabihin kita ng isang idea kung paano mo makukuha yan loob ng mga leader mo pagdating mo dito sa Japan. Unang-una kabayan, pag ikaw ay pumunta talaga dito sa ibang bansa, ay isipin mo na, ilagay mo na sa isip mo at tanggapin mo na kahit anong pinag-aralan mo dyan sa Pilipinas. At kung ang iyo namang inapplyan ay mga ganitong magpapabrika dito sa ibang bansa, ay tanggapin mo na na isa kang utusan at isa kang katulong kumbaga dito sa bansang pupuntahan mo. Kung hindi ka naman mga engineer at ang trabaho mo isang pabrika lamang. Yun, para hindi mo na pairalin yung pride mo. Dahil yang hapon talaga mga kabayan ay talagang palautos. Pero alam mo naman sa sarili mo kung inaabuso ka na o hindi. Pero pag inaabuso ka na ay ibang usapan na yan mga kabayan. Pero kung hindi ka pa naman inaabuso ay ba't hindi mo susundin? Bakit ka pa magre-reklamo? Ay kaya ka nga nagpunta dito ay dahil sa trabaho. So pag inayos mo at sinunod mo yung hapon, yung leader mo, ay dyan mo makukuha yung loob nila. At darating din yung araw na ikaw naman ang mga kailangan at ikaw naman yung tutulungan yan. Kagaya ko, yung leader ko pa, yung nagpaalam sa opisina ng kumpanya, tinulungan niya ako na makapagpaalam sa loob ng 3 months. Yun, kabayan, yun ang may ibigay ko sa iyong idea. Ipakita mo lamang na masipag ka sa trabaho at hindi ka tatamad-tamad at hindi ka para reklamo. Gawin mo lang yung trabaho mo na maayos at yang hapon ay makukuha mo yan loob. Yun mga kabayan, dahil iyan yung nararanasan namin dito at iyan yung ginawa namin unang-una pa lang pagdating namin dito sa Japan. Dahil ako din naman ay napakarami na ng bansa, 3 siguro, marami na yun dahil lampas na ng isa eh. Nakatatlo na akong bansa at sanay na ako na makisama sa ibang lahi. Pare-pareho lang yan, ipakita mo lamang na masipag ka. Ipakita mo lamang na hindi ka tatamad-tamad. Ay talagang makukuha mo yan loob ng mga hapong yan, ng ibang lahing yan. So yun, maraming salamat mga kabayan sa panonood nyo ng video ko. Iyon lang yung aking naging reason kung bakit ako papayagan na 3 months bakasyon sa Pilipinas. So nagdepende rin yun sa kumpanya at sa leader ko kung papayagan ako. Dahil nga yung hawak na natin ay specified skilled worker na visa. Pero kung na-extend lamang ako na for trainee lamang, na dahil yung trainee dito ay sa loob ng ang trainee dito ay 5 taon. Pero kung na-extend lang uli ako ng 2 years ay siguro ang payag lang sa akin dyan ay mga 1 buwan. Pero napaswerte nga tayo at SSW tayo, specified skilled worker, kaya naka 3 months ako mga kabayan. So yun, kita-kita tayo dyan sa Pilipinas mga masusugid ko na tagapanood. Maraming salamat sa panonood nyo ng video ko lagi. At pakikuan nyo naman ako, pakisubscribe nyo naman ako, at pakikalimbang yung kampana dyan sa tabi para lagi kayong updated sa mga video ang i-upload ko. So yan, sa mga bagong makakabisita dito, kalimbangin nyo na yung kampana dyan sa tabi. Okay? Bye-bye!